So we are done with that issue ng bigat, no? Ngayon, ano naman tong tungkol sa 26 at 4.4? At 0 tapos negative 5. O, illustrate natin, no? Para malinaw, lagyan natin siya ng parang timeline, no? I'm gonna, before we go to the solution, let me pull out a blank, what is this, PowerPoint page here, no? So, yung temperature, ilagay mo sa isang timeline, no? Anong timeline ng sinasabi ko? So, dito, parang hindi timeline, kundi temperature line, no? Maglagay tayo ng panibagong color, no? So, ganito. Nakikita ba, Jeff, tsaka ano, Alisa? Alisa? Yes, sir. Para naintindihan, no? Naintindihan, para hindi na tayo paulit-ulit, no? So, ngayon, ito ay isang parang datum o reference ng temperature, no? Sabi nila, timeline. Eh, hindi naman to time, eh. Temperature, no? So, sabihin natin ito ay temperature line. I think we have to use a more contrasting color rather than blue, no? Ito kaya. Ito halimbawa ay 0. Yan, nakikita, no? Yung 0 degrees ay dyan nagsisimulang mag-yellow ang tubig. And it so happened na in this problem, yan yung freezing point ng ano? Water, sir. Water nga eh. Tama yon. Freezing point of water and at the same time, freezing point din ng hot dog, no? For whatever reason, nagkataon siguro or sausage. Tama? Is that correct? Is that right? O, balikan mo yung problem. Yes, sabi dito, the freezing point of hot dogs is 0. O, yan ang binibigay ng problem eh. But my point here is to map out, to lay down the given, no? And we put the given in the temperature line. So ano yun? Tandaan na para matulungan nyo ako kasi I'm going to the next page. It's hard to flip from one page to the other. So 26, oh, ano yun? Yun yung initial. Tandaan na, Jeff, tsaka Alisa, initial temperature of sausage, right? Initial to, no? Temperature initial, then yung temperature final, yung target mo, yung goal mo, no? To which you are going to cool down the sausage or hot dog, it's gonna be what? Ano yun? 4.4. Oh, para maliwanag. Ngayon, may isa pang binigay. O, dalawa, no? Yung 0, tapos na tayo dyan, eh, freezing point. There is another temperature given in the problem, and what is the temperature all about? That temperature is what? Yung initial temperature of the ice na gagamitin sa pagpapalamig para lumamig ang iyong hotdog papunta sa 4.4. Diba? Ano yun? Initial temperature ng ice. Ano yun, Jeff? Negative 5 degrees Celsius. Negative 5. Yan. So, maliwanag. Ngayon, balik tayo sa tanong. How much ice will be used to cool the hot dogs? With all this given information, ang tanong, the question is, ilan bang kilo ang kailangan para mapalamig mo ang hot dog na may initial temperature na 26 papunta sa 4.4? 'Di ba 'yun ang ano, sinasolve natin kasi engineer nga tayo eh, 'di ba? Nag-solve tayo ng problem. So ngayon, ang gagawin ko, gagawin natin sabay-sabay, we have to put the data, the given data in our temperature line. Yan. No, ngayon. Copyin ko na nga 'to. Nasa na 'yon. Yan. O, para hindi na tayo magkalituhan, i-capture ko to, no?
para matandaan, para hindi na ako balik-balik, no? I'm gonna put this, yung information dito, para yan ang guide natin, no? Bago natin, bago tayo mag-solve, no? Para meron tayong, yan, okay ba? Okay ba to, Jeff? Alisa? Okay. Yes, sir. Yes, po. Ayun, natabunan yata. Ano ba yan? Sandali, ay, lipat ko lang. Natabunan yung ating line, eh. Yan. So, pagka ganyan, after this, we're gonna, yan. I think it's much better, yeah? So, ngayon, ano ba ang makikita natin sa timeline para matulungan tayo na mag-solve sa problema na ito? Ang gagawin natin, may dalawang side kasi yan. So, ito yung ice. Di ba, ice? Ito yung, ano to? Hot dog. Yan. Ano ba ang nangyayari sa ice tsaka sa hot dog sa panahon ng pagpapalamig? Di ba nagkakaroon ng heat transfer? Anong ibig sabihin ng heat transfer? Yung ice, yung lamig niya, mapupunta sa hot dog. Tama? Magkakaroon ng interaction eh. Yung hot dog, may init yan. Mapupunta sa ice. So, matutunaw yung ice o bababa. What will happen to the ice, bababa yung temperature niya. No? So, temperature will go down. No? Tama? When we say go down, kasi napaka-relative ng mga English, when we say ice temperature ay bababa, ibig sabihin, iinit. Anong iinit? Negative 5 ang initial. Anong mangyayari? Jeff? Pag sinabi kong temperature ng ice, tataas, no? Kasi baka nalilito tayo sa mga sa term, pag kinumpir mo yung term ng Tagalog, English, baka naman malito, no? Ito actually, yung temperature, bababa, ibig sabihin, mas iinit, di ba? Pero pag sinabi mong bababa, actually, tumataas, di ba? Kasi ang temperature, ang pagtaas ng temperature ay from zero to positive. Bababa is negative, no? So, I think the right term is the temperature will what? Ano ba yun? Will become, no? Iinit to eh, no? Para kasing, malilito ka. Kasi bakit iinit yung yellow, no? Ibig sabihin, habang natutunaw, umaano yung temperature, no? Negative 5, magiging negative 4, negative 3, negative 2, di ba? Negative 1, 0, wala naman sign yan, no? Tapos, ano mangyari? 1, 2, 3, 4. Anong target natin? 4.4. 4.4, diba? Naintindihan ba yung problema? So, baka magka-problema tayo sa language, no? Yung pala, it's a matter of terms because these terms are abstract, no? Sa atin kasi pag kumukulo, mainit. Hindi naman, no? Pag nagbabubbles, no? May mga kumukulo kahit di mainit, no? Ito naman, pag yung yelo, pinalamig mo yung isang bagay, ang mangyari sa yelo, halos iinit siya. Ibig sabihin, mula sa mataas niya na temperature na palamig, pababa, no? Ibig sabihin, papainit. Okay? Eh, dito naman tayo sa hotdog. Ano ang initial temperature ng hotdog, Alisa? 26. Ha? Ilan? 26. O, 26. 26. O, layo, di ba? So, tinan mo to. Ang hotdog ay may initial temperature na 26, no? So, let me put it here so that everybody could see and understand. Initial temperature of hotdog. No, okay, tinan mo. Ang nangyayari dyan sa hotdog na yan ay
26, no? Siyempre, ito naman, tumataas na, di ba? Pag sa ice, sabihin mo na lang, tumaas ang temperature. Ibig sabihin, uminit, no? O, lagay ko na yung Tagalog para magkainit. Yung ice, umiinit, ayan o, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, di ba? Papainit. Ano naman ang nangyayari sa hotdog? Papalamig. Kasi ang target mo, yung hotdog, maging alan? Ilan, ilan, ilan? 4.4. 1, 2, 3, 4. Ano siya? 4, oh, 5. Diba? Ito 5. Ito 4.5. Oh. Dito na lang. So, banda rito. So, banda rito ang target mo. Ito ay 4. Sir, lang sa sito na po yan. Bali mas negative yan, sir. Ano, ano? Meron yung line, sir, ng 0 degrees Celsius, kaya dapat nasa kaliwa, dapat yung 4.4, kasi positive yung 4.4 degrees Celsius, sir. Ayun nga pala, no? Mali yung drawing natin. Dapat na baliktad, no? Nasa kanan, no? Kasi, yes, ano sir? To eh. Kasi papalamig, dapat negative. Sige, sige, sige. Thank you, thank you. So, ayusin natin, burahin ko na lang, i-redraw natin, no? Pagbalitin natin. Para mas realistic. Kasi ano eh, number line yan, di ba? Dapat yung 0 to the leftward is negative. So, para maayos yung ating presentation. Salamat, Jeff. Yan. Okay. So, ibig sabihin, nandito yung kailangan, nandito yung hotdog kasi nga, yun yung mas mataas na temperature, di ba? So, hotdog, eto yon, dito yung ice kasi below zero or kung ano ang pwedeng niyang gamitin, no? Pwedeng hindi umabot sa zero, no? Ito lang naman yung point niya dyan, no? Ngayon, 26, yan, dito, yan. So, initial temperature ng hotdog ay 26, eto yon, no? Ang gagawin natin yan, ganito yan, 26, lalamig. No, it's gonna cool down, no, gradually, 25, 24, 23, 22, 21, ganun, no, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, yan, 4, yan, ganun lang, no. So, yun yung point natin dito, yan. Ngayon, yung yellow natin, 1, 2, 3, of course, not to scale to, no? So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 3. So, ito yung initial temperature ng ice, kung bloke man yan, no? So, we have ice here, and the initial temperature that is available to cool down the hot dog is negative 5. No, yan. Yan. So in other words, ang ice mo ay iinit o ibig sabihin, mababawasan yung lamig niya, magiging negative 5, tapos negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. Dadaan ba siya rito? Dadaan. Bakit? Kasi 0, o matutunaw na yung ice mo, magiging tubig na. Tapos, ano? 1, tubig na yan. 2, tubig. 3, tubig na yan. 4, 4.4. No? So, ito yung target. This is our target so that our hot dog could have a temperature of 4.4 degrees centigrade. Right? From 26, naging 4.4. Bakit? Kasi nilagyan mo ng ice, no? Para mapalamig siya hanggang 4.4. Siyempre, matutunaw yung ice. Kasi yung freezing point is 0. Eh, pagka mas mababa pa sa 0, ibig sabihin, tumaas pa ang temperature sa 0, 1, tubig na yan. Di ba? Yung tubig, ay yung ice naging tubig. 2, 3, 4. Hanggang nagpapalamig siya. Siyempre, 4, malamig pa yan, ano?
Malamig po yan. So, yun ang target. Okay? Maliwanag ba yung sitwasyon natin? Ano? Jeff, tsaka Alaysa? Maliwanag? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, punta na tayo dun sa solution. Ngayon, sa solution ay ito. Ang solution natin, the first thing that we have to do is to convert the mass. No? Pero bago yon, before that, ang at the back of our mind in solving this, the solution for this problem should be anchored, no, should be associated in a theory, theoretical base, no? Ibig sabihin, yung scientific framework. Ano ba yon? Yung tinatawag na first law of thermodynamics. Ano ba yung first law? Sabi ng first law ay it is stated as the law of conservation of energy. Right? Ano ibig sabihin nito na ang sabi ng mga scientists na nag-aral noong panahon pa, no, noong 1700s or 1600s, no, na yung energy daw ay hindi nakikreate or nadidestroy. It just transform to another form. No? So, ibig sabihin, ang nangyayari lang ay energy balance. Ano yung energy balance? Kung ano yung pumasok na energy, whatever energy comes in, the same energy will come out. Or energy na na-release, no, alam ba, na-release ng ano, hotdog, edi energy absorb sa kabilang side, which is sa yellow. Kasi, sabi ng another theory, no, this is the first one, the second one is the second law of thermodynamics. What is the second law of thermodynamics? The second law states that the energy or heat will always flow from what? Hotter to colder. Ibig sabihin, the heat will always transfer from higher energy gradient, which is higher temperature, going down to the colder. Hindi pwedeng pabalik, no? From cold to hot, hindi yan, no? Theoretically, dapat hot papuntang going to cold. Okay? So that is the theoretical framework or the basis for solving this problem. So, ganun lang sa engineering, ha, dapat naka-anchor kayo sa tinatawag na theoretical basis, no? Foundation. Now, ang narito ay given 2 tons, no? So, isulat ko lang uli. In order to convert 2 tons, o, di ba sabi ko short ton, eh, no? Ton is short. Ton long, no? So this ton is 1,000 kilogram direct. So this ton is 200 pounds, right? So one ton, lagay mo ilan? 2,000 pounds, no? So one ton. Ayun yun, no? Ton and ton will be canceled out, 2,000 pounds. Ngayon, pag binalik mo, 2,000 divided by 2.2, no? So eto lang, 1,818, no? Yun yung binigay na mass, di ba? Kasi di ba kinumpute na natin kanina na ang isang tonelada according to Shorten ay 909, tama ba yun? O i-multiply mo lang sa dalawa, di ba? 1,900 something, no? 1,800, no? So, ganun na nangyari. Now, binigay din yung initial temperature ng hotdog, TI, no? TI ng hotdog, ilagay ko lang to para malinaw.
At binigay din yung final na temperature ng hotdog, no, yung target. Ito yung target condition mo. Ano bang gusto mong gawin sa hotdog? Gusto natin na ang hotdog o sausage ay palamigin hanggang 4.4 degrees centigrade. Okay? Now, ano pa yung mga given na condition? Nalaman din natin na ang gagamitin na yellow ay negative 5 initial, no? Of ice to be used. Okay, no? So, ito yung gagamitin. May yellow ka, bumili ka, tingin naman yung temperature ng yellow, negative 5. O, pwede to. Kasi yung negative 5, no, pababa ng pababa hanggang matransfer niya yung, no, yung energy niya. May init yan, ha? Alisa, tsaka bone, may init yan, no? Anong tag dyan? Heat of fusion. Pag nagpapakulo ka ng tubig, mula sa tubig, kumulo. Nag-evaporate, no? Siyempre, wala na siyang pupuntahan kundi 100 degrees centigrade, eh. Hindi na yung tataas. Ang mangyari, magbabago siya ng anyo, magiging vapor. Ang tawag doon ay, kabaligtaran nito, heat of heat of vaporization. So, pag yung tubig naging steam, heat of vaporization, 100 degrees centigrade. Pag ang yellow, the ice become water from 0 degrees centigrade ice, naging, it becomes 0 degrees centigrade na water, ang tawag doon ay walang iba kundi heat of fusion. Pero sa Tagalog, nakakalito, no? Hindi mo pwede sabihin sa kausap na, kasi may init rin yan, eh. Heat of fusion, di ba? Parang hirap intindihin, no? May init yung yellow, parang wow, no? Hindi mo ma-imagine, no? So, English na lang. Ito ay heat of fusion, ito ay heat of vaporization pag yung water na boiling at 100 degrees centigrade ay naging steam or vapor. Okay? Pero pag yung yellow or ice naging tubig, ang tawag doon ay heat of fusion. Okay. Nasa maliwanag na yan. So, punta na tayo sa, ano? Punta na tayo dito sa solution. So, ang solution, basically, kasi if I may use another, ito. Ang solution natin, class, ay ito, no? Ito lang, yung energy balance, no? So, energy balance or heat, no? Pwede rin natin siyang heat balance kasi heat naman is energy, no? So, ito yung hotdog side. Tumingin dito. Sa kaliwa is hotdog or sausage condition. Ito naman ay, ano to? Ice. No? So, bakit naging balance? Na-explain na natin kanina, no? Yung heat ng hotdog papunta sa ice. Yung heat ng ice, yung heat of fusion, at yung mga iba pang mga, ano niya, related heat, papunta naman sa hotdog. Okay. So, ano ngayon ang formula? Ang formula ng heat, energy, there's a general formula, universal MCP delta T. So, ito yung heat, ito yung mass, no? We explain this. This is mass, this specific heat ng material, kung specific heat ng hotdog, specific heat ng yellow, dapat alam mo yan, di ba? Delta T, yung change in temperature, no, laging positive. Bakit? Kasi higher, di ba? Higher energy gradient minus lower. Okay? Kaya, positive yun. Di ba?
fire. Ngayon, mag-umpisa tayo doon sa hot dog, no? About hot dog. Ito. MCP delta T. So lahat ng 'yan ay hot dog. May mas ba yung hot dog? Guess. Sir, ano yung mas ng hot dog? 1,000? 2,000. Kaya nga, na-convert na nga, di ba? Kilogram eh. Kasi magko-complete, di ba? 1,818.18 kilogram. Oh, Alisa, ano yung specific heat ng hot dog? Alisa? 2.5. Oh, pag hindi mo alam, punta ka sa internet. Pag hindi 2.5 ang ginamit mo, pwedeng iba, no? Sa iba kasi nakalagay 3.5. Walang problema doon. Ang tinitingnan ko yung procedure. Kasi pag tinype mo sa internet, what is the specific heat of hot dog, baka iba yung ibigay, no? Subukan natin, ha? O, mag-live tayo. We go to the internet. Saan na ba itong internet na ito? Oh, yan. Oh, type mo ngayon, dahil Google is a very powerful database, no? IT search engine. What is the CP, yan, of hot dog? Yan. Ayun, oh, what is the specific heat of meat, tea, bread, water? Wala siyang hot dog, no? So, water, alam mo yung water, di ba? Eh, no? 4.186, di ba? Joule per gram degree centigrade or kilojoule per kilogram degree centigrade or Kelvin, walang problema, no? 4.186, wala tayong problema dyan. Ngayon, sa hot dog, specific hot dog, specific heat ng hot dog, ay, ano ba to? Brand pala ito sa, saan ba ito? Sa Thailand, nang bibenta ng online, no? Ito, the internet will guide you dito, no? So, hot dog, walang hot dog dito. Tingnan nyo yung sausage, no? Ayan. Meron ba dyan? Sausage. Yun, no? So, dito napaka-specific, beef and pork. Eh, syempre, hindi naman sinabi ano bang hot dog. Di ba, iba-iba naman yung hot dog. Merong hotdog na beef, may pork, bratwurst, bologna, frankfurter, salami, mga sardines na yan. So pag tinignan mo itong mga to, pupunta ka dapat sa column. You have to consider the column which is in metric. No? Huwag na itong BTU per pound kasi kilojoule per kilogram naman at saka mga metric ang ating mga units. No? Kaysa mag-convert ka pa, dito ka na lang. Specific heat above freezing, below freezing. Doon tayo sa above, no? Kasi ano naman, 'di ba yung hotdog naman is initially 26, 'di ba? 26 naman 'yun eh. Hindi naman siya nagyelo na agad, no. So pag tiningnan mo yung hotdog sa pangalawang column which is the metric specific heat, pwede mo siyang i-average, no. Ito, sausage. Sa may sausage. So, ayan o. Tingnan nyo, mayroong mga sausage na beef and pork, 2.34. Ito sa German, Bratwurst. Ito sa Italy, Bologna. O another German, Frankfurt sausage. So, ibig sabihin, alin dito ang pinili mo, walang problema sa akin. No? 2.3, 2.9, 2.9, 2.8, magkakalapit lang yan. No? Pero, kasi na-research ko noon na ang hotdog ay, ano eh, no? 2.5. No? So, walang problema. Yun lang ang message ko. Walang problema, sir, sa atin. Oy! Sir, na-search din po ako. Anong nakagamit mo? Specific dito pa ako. Ha? Nag-google lang po, sir. May nakita ako agad na 2,500 joules per kilogram. O, di tama. 2.5, di ba? Nag-google lang. Yes, sir. Tama. Kasi yan din yung na-search ko before. Hindi ko na makita ngayon, no? Pero 2,500 joule per gram or kilojoule per kilogram. Pareho lang 'yon, no? Dinivide lang sa 1,000, no. So ito,
So whether you use 2,500 joule, pwede mo i-convert ng kilojoule. So babagsak ka rin dito no, sa 2.5. No? So wala na tayong issue doon. Pero ang point ko lang, kung gumamit kayo ng ibang value, which is 3 or 2.9, 2.8, walang problema sa akin. Ang importante ay alam nyo yung ginagawa nyo. No? Kasi hindi nga natin alam kung beef ba yan o pork o kambing o, di ba? Kilojoule per kilogram Kelvin. Yan. So, anywhere near na mas malapit dito or eto, walang problema. Ngayon, dito tayo sa delta T. Ano ba yung delta T? Jeff, ng hotdog? Yung 26 to 4.4 sa... Oh, kasi yun yung concern mo, eh, no? Yung hotdog mo, mula doon sa 26 degrees centigrade na mainit, dahil ito ay halos ambient, no? Ambient means atmospheric temperature na 26, 'di ba? Ano bang temperature ngayon sa Olongapo? Malalaman mo 'yan mga 27, 26 or kung mainit 34, 'di ba? Oh, tinan mo rito, malalaman mo 'yan sa internet eh. Nasa internet na lahat, 'di ba? Ayan oh. Oh, punta ka rito para maipakita lang na 'yun yung temperature ng ambient. What is the ambient, ibig sabihin surrounding temperature in Olongapo o Subic. No? Nasa Subic ako ngayon ha. Di ba? Olongapo. Tama ba to? Bakit na open Geiger? Sino to? Ay, pero tingnan mo, no? Olongapo climate. Tingnan mo, galing ng computer. No? Ayan, no? Ilan daw? The temperature here averages 25. Di ba? Di ba malapit na sa hotdog? Tama ba, ano, Jeff? Yes, sir. Ayan, no, 25.7. O, ibig sabihin, yung hotdog na kalabas, nandyan sa labas, sa lamesa, no? Ayan, no, what is, ayan, no? Or Subic. Kasi katabi lang namin yung Subic Bay. Dating alam yon yung Subic Bay sa Olongapo? Yung dating base? Subic Bay. Katabi kami ng naval base, o. Oh. Ito, the climate here is classified by, sino ba ito? Köppen Geiger system, no? Baka German system to. The temperature here, average, tinan mo. Nakita mo ba ito, Aliza, tsaka Jeff? 26.3. Yes, sir. O, di ba ngayon, imaginein mo na yung hotdog nasa harap ko. Nasa labas, 26.3 degrees centigrade. Papalamigin, no? Nandito ako ngayon sa Olongapo or Subic Bay, Zambales. Papalamigin, papuntang... ano ba? Papuntang ano? 4.4. Yan. So, pinaliwanag ko lang para nagkakaintindihan tayo. Yan. So, baliwanag, yung hotdog na nasa ngayon, ba? Nasa Subic ka, naglabas ka ng hotdog na 2,000 pounds, which is 1,818.18 kilogram, papalamigin mo siya papuntang 4.4. Oo, di ba? Ang laki ng nilamig mula 26 hanggang 4.4. Oo. Nakabuo na tayo. MCP delta T. Ng hotdog, no? Kinuha natin sa internet o sa mga reliable sources. So this expression here, you can have mathematics. No, pwede mo na yung solvein. No, solvein mo yan. Okay. Wala na tayong problema dyan, no? On the other side, meron naman tayong side ng ice. O, ano naman yung mga information sa ice? Ito, no? So sa ice, kasi may sensible heat. Ito, di ba? Sensible heat, MCP delta T. Ng water, no? So, pag nagbabago yung temperature, when there's a temperature change, ang tawag doon ay sensible. Pag wala namang temperature change, katulad nito, may change lang ng phase, no? Yung form. Nagbago yung yellow, kasi dating yellow, naging tubig. O, di ba nabago yung forma noon? Ang tawag doon ay, anong heat? Latent heat of fusion. Standard yan. Ayan o. 335. Di ba? Ayan o. Yan. Pag hindi ka sigurado, Jeff, tsaka Aliza, instead na pumunta ka ng library, punta ka na lang ng internet, Google. O. What? Anong tatanong mo, Jeff? What is the latent heat. O, di ba? Init rin yan. Tinan mo, yellow, nag-iinit. O,
O ayan, nandun na, of ice. Ano ba ang heat energy o latent heat of fusion pag yung yellow naging tubig? Anong heat yun na nare-release? Ayan, no? 334 lang dito, eh, no? O ayaan mo na. 335 yung ginamit sa iba, eh, oh. Ayan, no? 334 joule per gram or 334 kilojoule per kilogram. Nakita ba, Alisa? Apo, sir. Nakikita ba, ano, Jeff? Yes, sir. Ayan, no, 334 yes, or 335. Ayan mo na yun kasi isa lang naman, eh. No? Importante yung kung paano sinolve. Nasaan na ba tayo? Yan. Oh, di ba? Ay, balik tayo rito. No, baguhin ko yung color para maiba, para hindi tayo malito kasi kung puro itim. Gawin natin siyang itong red. Yan. Oh. Pag nasa side ka ng yellow, ang gagawin mo, kukunin mo lahat ng heat na na-involve sa yellow. Ito. Tingnan niyo to. I'm gonna enclose this with a rectangular section or form, no? Ano ba ang mga involved na heat sa yellow? No, edi dito ko ilagay. Ang yellow ay may sensible heat, di ba? Kasi nagbago ng temperature. Bakit nagbago ng temperature? Kasi, ano, yung yellow, naging tubig, mula sa tubig, naging ano, di ba? Mula sa tubig, naging 4.4. Di ba yellow to? Ice. Tapos naging tubig na water, naging 4.4. Eh, dapat doon ka sa mas mataas na energy gradient, mas mainit yung 4.4 kaysa sa 0. Yan. Kaya sensible heat. Ano pa? Ang nangyari doon sa transformation na yon, sa pagkakataon na yon, mayroong tinatawag na ano? Jeff, ano yon? Latent heat. Very good. No? Yung panahon na nagbabago ang kanyang anyo o kaanyuan or phase mula sa yellow, pagiging yellow niya, naging tubig. Naging tubig na 1, naging tubig na 2, naging tubig na 3 degree centigrade, naging tubig na 4, at naging tubig na naging 4.4. Diba? Naging tubig siya, eh. Naging 4.4. Pero hindi siya nagbabago. Eh, dito yun. Nasa latent heat na naman to. Pero dito, hindi siya nagbago ng anyo. Nung hindi siya nagbabago ng, temperature, no? Delta T equals 0. Wala siyang pagbabago sa temperature, pero nagbago siya ng anyo. Ngayon, ang ano doon ay 335. O kung nas-research mo ay 334, depende kasi, baka yung iba 334 point something, ni-round off na lang, naging 335, no? Walang kaso sa akin yan. Importante ay yung procedure ng pag-solve. So, ang tawag dito ay heat of fusion. Kanina, or latent heat, no? Latent heat of fusion. Kanina, sensible heat, no? Kasi nagbago, kailangan mong gawing yung yellow, no? Mula sa 0, naging 4.4 in the process sa pagpapalamig, no? Tapos, nung yung yellow naman nagiging tubig, yun, latent heat. O ano pa? Doon na sa ano, sa case nito, no, ito, yung ice, no, CP ng ice, meron siyang tinatawag na sensible heat uli. Ano 'yon? Yung CP ng ice, delta T ng ice, no. Ano mangyari diyan? CP ng ice, anong CP ng ice? Ano yung CP ng ice? Wala kasi sa given, 4, no? 4.87. Kukunin niyo yan sa internet, no? What is the specific heat ng ice? Dapat alam mo yan. Ano yun? Or ng water 4, pala. Water na. Water pala yun. Water na, di ba? Kanina, meron na tayo. Divide by 2 lang, sir. Di ba ito yung water kanina, 4.27? Ito, di ba? Si specific heat ng water. Nakita mo ba to? 4.187. Kalahati niyan. Halos kalahati niyan. Tinan mo. Balik tayo sa internet, no? Halos kalahati. What is the
specific heat of ice, 2.5 yata. What is the? 2.093, sir. Oh, depende kung saan ka kumukuha, no? Iba-iba kasi yung sinasabi ng mga ano eh. Oh, ano dyan? Ano sabi? 2.1? Ano sabi mo, ano, Alisa? 2.093. Oh, 2.09. I-round off mo, 2.1. Oh, sabi rin kasi dito eh, no? Ice. For ice, the specific heat is 2.108. Water vapor, iba naman to, 1.9. Water vapor na yun, yaan mo na yun, no? Specific heat ng water vapor. Hindi naman tayo water vapor. Yan, no? 2.108, pag ginamit mo ay 2 or 2.1, walang problema, or 2.09. O, balik ka rito, what is the specific heat capacity of ice in joule? Kilogram, degree centigrade, o, of ice. Ano? Ito, di ba? Ito ba yung ginamit mo? Sir. O, 2.093, ano, joule per kilogram. E, pag kinonvert mo sa kilojoule, magiging 2.09. Which is, ang lapit dito. Di ba, 2.09 is 2.1 din. O, pag ang diferensya ay 0.0, mga 0.00 lang, o pare, okay lang yun. No? Nagkakaintindihan tayo. Di ba? So, yun ang gagawin para sa solution na yun. No? E, no, ang ginawa niya, tina mo, dinivide sa 2. 4.1 divided by 2. Ilan yun? Tira natin kung tatama. 2.0935, sir. Sandali ah. Oh, pakita ko sa inyo. 4.187. Kasi rule of the thumb, ang specific heat ng ice ay kalahati ng specific heat ng water. O, oh, di ba? Tama ba? Eh, no, 2.09. Di ba? Pag niround up mo yan, 2.1. Eh, di ganun din, 2.1 kanina. Di ba? O, oh, ito. Nakita mo ba to, Jeff, tsaka Alisa? 4.187 divided by 2. Nakita ba to? Opo, sir. O, di ba ito ay, ang sagot dito ay 2.09. O, di ba yun din ang sa internet, 2.09 or 2.1. Ang unit niya ay kilojoule per kilogram Kelvin or centigrade. Wala namang problema kasi pag nag-add ka ng 273, magiging absolute yan. O, mag-add ka dito, mag-add ka sa kabila, mamaminus yan, di ba? What appears on the left, that appears on the right, pag nilipat mo, mamaminus. So, yung Kelvin, tsaka centigrade, in that sense, is the same value lang, no? 2.1. Maliwanag ba kung saan nakuha yan? 2.1. Ngayon, ano yung delta T ng, ano, ng yelo? Ano yung delta T ng yelo, Jeff? -5 to 6. Oh, tama. Zero. Zero. Di ba yung zero minus? Balipag. Minus 5, di ba? Tama ba? Yung 0 minus yes, minus 5. Kung gusto mong gawin yung math according to sequence. Pero, pwede rin naman na higher gradient, ibig sabihin mas mataas naman yung 5 degrees centigrade, di ba? Mataas ba yung 5? Ay, ito pala. 0, no? Mas mataas yung 0 sa negative 5. So, minus yung concerned na temperature, minus 5. So, ganun din, no? Magiging plus. 0 plus 5 is 5, no? Ayun yun. Okay. Pag sinolbo yan lahat, ang sagot, no? Hindi na natin isa-isahin. We trust the calculator. We trust the calculator in the laptop. So, you will have this 269 kilogram. So, 269 na kilogram, no? So, hindi ka naman magpapakompute ng ganyan, no? Mga 270, o, bili ka na. Bili ka ng 270 kilos na yelo para mapalamig mo yung hotdog na 2,000, ilan yan? 4,000 pounds, di ba? Kasi 2 tons, eh. 4,000 pounds or 2 tons para maging -4.4. Yan, di ba? So, yun yung mga answer, no? Ito na yung answer. Okay? Maliwanag ba? So, ito yung amount ng yelo, yung quantity, na pag sinabi mo sa akin na, sir, mga about 270 kilos. O, yun ang sagot. Ito yung amount ng yelo para palamigin ang hotdog na may 2 tons at 26 papuntang 4.4.
degree centigrade na target. Ilan? 270, no? 270 kilogram. Okay. So maliwanag na yan at inabutan tayo ng oras, no? So it's already time and of course lunch time na. What I'm gonna do is to abandon yung aking presentation.